Ang color speaker for tonight, eh, siyempre, ang puno, yun ang mga bunga, the tree, and those are the fruits. Please welcome Brother Duane. Okay, thank you. Do I stand up here? Tagalog? I'm just waiting for my your wife to be the translator. The translator. Okay, you know, tonight as we were worshiping. Sa gabi ito habang tayo sumasamba sa Panginoon. I could feel the Holy Spirit moving amongst us. Nadarama ko ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating kalagitnaan. You know, and the verse of scripture I kept thinking about. Ang isang scripture na kasulatan ng Panginoon na aking naiisip. It says that we can pull down strongholds. Na sinasabi na kaya nating labanan ang ating kaaway. And every thought that exalts itself against the knowledge of God. Ang bawat bagay na kumokontra sa kaisipan ng Panginoon, we can make obedient to Christ. Tayo ay magiging masunurin sa Panginoon. And I kept thinking about you young people. Lagi ko kayong iniisip, mga kabataan. See, I know that many of you have had a difficult life. Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay mayroong mahirap na buhay. And because of your difficult circumstances you experience in your life, at dahil sa kahirapan na naranasan niyo sa inyong buhay, your heart can become filled with negative thinking. Ang inyong puso ay napupuno ng mga negatibong kaisipan. But you know, God wants to change the thinking inside of us. Ngunit nais ng Panginoon na baguhin ang kaisipan na nasa ating puso. Because when the thinking inside of us is changed, sapagkat ang kaisipan kapag ito ay nabago, it helps us to release our faith. Ito ay tumutulong na makalabas ang ating pananampalataya, kumilos ang ating pananampalataya. And when our faith is released, we can receive the blessings of God. Kapag ang ating pananampalataya ay kumilos, matatanggap natin ang biyaya ng Panginoon. You know, when I was a young man, ako po ay bata pa, many, many years ago, maraming mataon na ang nakalipas, when I was just finishing high school, ako po ay magtatapos sa high school, I used to lay in bed at night time. Ako po ay natutulog sa gabi. And I was worried about my future. Ako ay nag-aalala sa aking kinabukasan. Because I did not know what I would do when I finished school. Sapagkat hindi ko alam ang gagawin ko kapag ako ay nakatapos ng aking pag-aaral. I did not know what job I could get. Hindi ko alam kung anong trabaho ang aking gagawin. And I would lie in my bed at night time thinking and worrying. At lagi ako nag-iisip at nag-aalala. But thank God I became a Christian. Salamat sa Panginoon, naging Kristiyano ako. Because when you become a Christian, sapagkat kayo ay naging Kristiyano, your thinking can be changed. Ang inyong pag-iisip ay mababago. And your faith can be released to God. At ang inyong pananampalataya ay manggagaling sa Panginoon. And when I look back upon my life, the past more than 20 years, at kapag aking naalala ang aking buhay sa nakaraang 20 taon, I can see that God has been in control. Nakita ko po na ang Panginoon ang kumontrol, nagko-control sa aking buhay. And the more I allow myself to grow spiritually, at lalo kong hinahayaan na lumagong aking espiritual, the more I enter into the blessings of God. Lalo kong nararanasan ko ang biyaya ng Diyos. You see, Ephesians chapter 1 verse 3. Sa Epeso 1 talatang 3. Says in Christ we are blessed with every spiritual blessing. Sinasabi po doon na kay Kristo tayo ay binibiyaan ng espiritual na pagpapala ng Diyos. It's okay, they can just turn to it while I'm preaching. Okay. I don't want to preach for too long tonight because we're going to pray. You know, when I was young, when I was around your age, ako ay bata katulad ng sa inyong edad, there was one time I was walking down the street. May isang pagkakataon habang ko'y naglalakad sa kalsada, and I asked the Lord a question. At tinanong ko po ang Panginoon. I was asking the Lord, what impresses you? I don't know if you can say that in Tagalog.
At tinanong ko po ang Panginoon, ano ang bagay na magpapahanga sa iyo? And this one word came to my mind. At isang kaisipan ang dumating sa aking isip. And that's the English word yieldedness. At yun po ang kahulugan magpasailalim, yieldedness, magpasailalim. You see, God wants us to yield to His truth. Nais po ng Diyos na tayo ay magpasailalim sa katotohanan ng Diyos. And one aspect of yielding to God's truth. At isang bagay na magiging dahilan upang tayo magpasailalim sa katotohanan ng Diyos. Is we must allow the thinking inside of us to be changed. Hayaan natin na ang kaisipan na sa ating puso ay mabago. I know many of us have had difficult circumstances. Alam ko na bawat sa atin ay may mga hirap na pangyayari sa ating buhay. Tayo nahihirapan. I know many of us, we come from poor backgrounds. Marami sa atin na nanggaling sa mahirap na pamilya. And so our thinking can be influenced by our past. Ang ating kaisipan ngayon ay naapektuhan ng ating nakaraan. But the Holy Spirit wants to work in us. Ngunit nais ng Espiritu Santo na kumilos sa ating buhay. So our thinking can be conformed to God's plan for our life. Upang ating kaisipan ay maging kaugnay sa kaisipan ng Panginoon sa ating buhay. See, sometimes it is a painful process to change. Minsan ang pagbabago ay mahirap. Change is not always easy. Hindi laging madali ang magbago. Sometimes our emotions can become involved. Kasama ang ating emosyon ay naapektuhan. Sometimes we have been negatively affected by our past. Tayo ay naapektuhan ng ating nakaraan. There may be anger in our hearts. Maaaring may galit tayo sa ating puso. There may be hardness in our hearts. Maaaring mayroong katigasan ng ating puso. Because of the difficulties we've experienced. Dahil sa naranasan nating kahirapan. But the Holy Spirit wants to work in us. Ngunit ang banal na Espiritu Santo ay nais kumilos sa ating buhay. And deliver us. At tayo ay palayain. And to give us faith. At bigyan tayo ng pananampalataya. Do you know that God has a blessed plan for your life? Alam ba ninyo ng Panginoon may isang biyayang plano sa inyong buhay? Can you believe that God loves you that much? Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Panginoon? Can you believe that God will help you get a better job than you can imagine? Naniniwala ba kayo na bibigay kayo ng Panginoon ng mahusay na trabaho na higit sa inyong iniisip? So that's what it says in the Bible. Kaya ito ang sinasabi sa Biblia. God can give us. Bibigyan tayo ng Panginoon. Above all we can think or imagine. Nanghihit sa ating iniisip, sa ating kaisipan. According to His power that works within us. Naaayon sa kapangyarihan na gumagawa sa ating buhay. See, when our thinking is changed. Kapag ating kaisipan ay nabago. And the power of God is more released inside of us. At ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa ating buhay. And the faith of God is released through us. At ang pananampalataya galing sa Panginoon ay kumilos sa ating buhay. We can experience blessed circumstances. Tayo makakaranas ng isang mabiyayang mga pangyayari sa ating buhay. That is more than anything we can think or imagine. Hindi natin halos maisip ang mga bagay na iyon. You know, this year, the Lord blessed me with a new job. Alam niyo, sa taong ito ang Panginoon, ibinayaan ko ng buting trabaho. I spent almost 10 years working as bus driver. 10 taon po akong naging bus driver. And when I was working as a bus driver, the money was only, you know, just... Kunti na lang, just enough. Ang pera ay kakaunti, yung kinikita ko ay kakaunti. Just enough to pay the bills. Para iba pambayad ng utang. And just enough to eat food. Para ipambili ng pagkain. And I was frustrated. Talaga pong ako'y nabigo. Because I wanted God to bless me with more. Kasi nais kong pagpalain pa ako ng Panginoon. Because God knows I want to have some money to bless other people with. Kapagkat nais ng Panginoon na gusto kong tumulong sa ibang tao. So me and my family were praying for a new job. Kaya ang buong pamilya ay nananalangin sa bagong trabaho. And you know, I was reading the newspaper one day. At binabasa ko ang pahayag ng isang araw. And I saw a job being advertised. Nakita ko din isang advertised na trabaho. And when I looked at the advertisement, at nang makita ko ito, I thought, I don't have the qualifications for this job, but I'll just apply anyway. Wala akong kwalipikasyon sa trabaho ito, pero a-apply na rin ako. Susubukan ko. You know, there was more than 600 people applied for that job. Alam niyo, mahigit 600 ang nag-apply sa trabahong iyon. I have no qualifications on paper. Wala akong kwalifikasyon. The only qualifications I have, ang isa lamang kwalifikasyon na nasa akin,
It's faith in God. Ay pananampalataya sa Diyos. And just experiences in life. At mga karanasan sa buhay. You know, more than 600 people applied for that job. Sa 600 taong nag-apply.